to the extent that now are the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. According to the eternal purpose, which had purpose in Christ Jesus our Lord. Wala sabay-sabay. In whom we have boldness and access with confidence by Him, by faith of Him. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga yung salita, Panginoon, na muli maraming aralin, Panginoon, kung paano ito mag-a-apply sa amin. At ito lang, boldness in the faith, Panginoon. Maging bold kami, Lord. Matapang. Sigurado kami sa inyong salita, Panginoon. At kami po'y nasa ministry na, kami po'y mayiging matapang na ibahayag yung salita, Panginoon. Yung iba po, Lord, ay nag-aaral pa lang. So, makita nila, Panginoon, kung paano dapat kami maging bold, confident sa inyong mga salita, sa inyong kalooban. I pray na kayo pong ikilos ngayon sa kaligitan. Ay, masalamat sa iyong bilang, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon po sa lahat. Medyo late tayo nag-start. Kaya okay lang, late tayo matapos. Hindi masyado. Yung mga, ano po, 40 minutes. Kasi kanina po, naumpisa namin to. Ano may gusto ko sabihin? Sino dito yung mahihain? Okay pa nyo na, lahat kayo, hindi mahihain. Hindi. So, yung mga mahihain dito, alam ko, ah. Si Mika. Hindi. Nagreklamo si Mika, hindi daw. Halos lahat naman tayo, di ba? Kasama ako dun. Si Openg, mahihain ba si Openg? Hindi din. Lian. Hindi. Mahihain. Yari Teresa, mahihain ba? Oo daw. Si Ate Marvick. Ah. Hindi makapagsalita, hindi. Pati lalabas yung bata. Si Nanay Kiope. Hindi rin, okay. Si Pamela. Hindi rin. Si Christine. Ayaw nga sumagot nito eh. Si Lady. Ayan. Si Brother James. Hindi rin. Isalin. Medyo. Si Jaja. Mahihain ka? Si Dayan. EJ. Ano ko yung pangalan nyo? Para maano kayo. Si Levi. Hindi daw. Levi. Yan. Benbel, mahihain ka ba? Okay, so tinatopic kasi natin, title po nito ulit ay Boldness in the Faith. So part 2 na tayo. Start tayo kanina umaga. Subtitle is True Confidence is Needed in the Ministry. Kung sinabi True Confidence, kasi po iba, pinepeke lang eh. Alam nyo ba yun? Kung sinabi confident ka, alam mo, tama yung ginagawa mo, syempre gagawin mo. Ngayon, ganyan, nakausap natin yung tatay ni Jaja. Ganda yung usapan namin eh. Akala ko, di pa kami makakalis kasi umuulan nga. Kaya mabait naman pala yung papa mo eh. Iniwala ka ba doon? Pero maayos ka usap, alam nyo yun? May mga tao kasi kahit panay tato, mabait pala, di ba? Kasi minsan, kabataan kasi, alam mo na. Kaya ako, nagpabutas din ako ng dalawa dito eh. Pero hindi na ako proud doon. Kasi nga, alam mo na may mga bata, hindi nag-iisip minsan, di ba? Hinag nyo ba ako? So, ayun, mabait naman pala. Kaso, kailan ba tayo, minsan ang, yung kayabangan tsaka yung boldness, minsan pinagkakaisa natin eh. So, hindi lahat ng confident mayabang, hindi lahat ng tahimik mabait. Amen? Yung iba, kaya naasar ako minsan, kaya pag tinatanong mo, parang nakakabastos din pag hindi sumasagot, di ba? So, minsan, dapat sumagot ka. Saan ka nagpunta? Hindi ka titingnan. Di ba? Nasaan yung pagkain? Wala ka dyan, di ba?
So kaya yung napag-usapan kanina umaga, may confidence sa ministry na dapat magkaroon tayo. Dahil alam natin, tama yung ginagawa natin, hindi tayo mahihiya, hindi tayo magtatago, hindi tayo hinto. Di-define po natin yung confidence na yun nga, feeling of conscious of one's powers of reliance on one's circumstance. Ibig sabihin, marunong ka, for example, kung sa klase, magaling ka eh. Hindi ka tahimik dyan. Amen? Ganun din naman sa pananampalataya. Pag tama ka, confident ka. Pero yung boldness is even more sa confidence. Pag sinabi bold, talagang hindi na inaasahan na andun ka pa. Hindi inaasahan ng iba, mag-preach ka, for example. Nag-preach ka. Karamihan po ng religion ngayon, ganun na po sila. Sabi nila, walang pakialamanan na kayo, ganyan kayo, kami ganyan, pero walang usapang ganyan. Sa company namin, ganun, kasi nga, in a way, okay din kasi company yun, hindi naman kayo doon para mag-preach, di ba? Pero still, hindi dapat ipagbawal po yung kahit saan. Pero sa panahon natin ngayon, gaganyanin ka. Yung pananampalataya mo, sa'yo na lang yan. Ganun gagawin sa'yo, di ba? Tama ba yon? Sa kanila, gawin nila sarili nila yun, kasi mali naman sila eh. Pero pag tama yung pinipreach mo, pag hindi nila narinig, mapupunta sila sa impyerno, mananahimik ka ba? Siyempre, hindi. Kaya tayo, ganun. Pero mag-aalang po tayo, di ba? Nakikita nyo naman. Pag ngayon tayo papuntahin sa lugar, ngayon tayo papasukin sa bahay nila, siyempre, hindi natin ipilit yun. Okay? Pero, kailangan tayo maging bold. Okay? Sabi doon, showing or requiring fearless, daring spirit. Kaya sinasabi, hindi yung talsado dyan. Kaya yung tatay ni Jajan, tangkad nun eh. Pero bakit hindi tayo takot? Mag-preach. Kaya lang tayo gagawin masama eh. Amen? Pag sinabing ayoko niyan, hindi, wag. Ngayon, naligtas din. Noong una, may mga tanong siya. Basta totoo ba yung impyerno tsaka yung langit? Mapililiwanag lang natin. Ganun lang naman tayo eh. So, tumanggap sa Panginoon. Amen? So, kaya number one, bakit tayo dapat maging bold? Bakit tayo dapat maging matapang sa gawain natin sa ministry? So, number one, nabanggit natin kanina umaga, verse 2 dyan, sabi dyan, para sila ay makapakinig at makakita. Hindi ko nabanggit sa verse 10 kanina, di ba? Tingnan natin. Ibasa po muna, di ako nakainom ng gamot. Ready, go. Mamaya, babalikan ulit natin. Pero sabi dyan, and make all men see. O sabi sa verse 2, heard. So alam nyo ba, nabanggit ko kanina umaga, kung hindi pa ako nadala ni Mamayan sa baptist, hindi ko alam na may baptist. Na sobrang liliit ng baptist. Hindi, ano yung baptist? Ano yun? Yung naalam yun. So kasi ganyan tayo, hindi tayo maingay, wala tayo masyadong pera, kaya ginagawa natin, iniisa-isa natin yung mga tao. Amen? At yun naman talaga dapat, ganoon naman talaga preaching the word of God. Hindi ka pwedeng mag-hold ka na, sabay, ginawa rin na ibang baptist yun eh. Sa dati, gumawa kami ng ganoon, may mga mayamang kasing baptist din eh. Pinuno namin yung ano, yung stadium, ng ano ba yun, Rizal Stadium ba yun? Sa Rizal Park, tapos yung katapat nun is Quirino. Grandstand, napuno namin yun. Ewan ko, naligtas yung iba kasi ang dami, ang ingay pa nga, umulan pa nga eh. Kasi sa Marikina, isang beses sa Marikina, napuno din yun ng mga baptist tsaka sa mga bisita. But still, hindi ka pwedeng pagmalaki mo yun eh kasi hindi, ay kami, alam nyo ba kami? Kami, lalamasi ganyan, baptist yun. Hindi tayo ganun eh, amen? Ang ginagawa natin, yung aral natin, dahil yun naman ang aral ng salita ng Diyos, pinapangaral natin ng may katapatan. At yung iba naligtas, pag naligtas sila, hindi sila yung nakakalam kung ano yung baptist ngayon. Hindi sila yung tipong nag-iingay tayo, kaya nalaman natin baptist, hindi ganun. Doon ko rin nalaman na marami pala sa US baptist. So, kung hindi ko pa nalaman, kung wala nagsalita, wala nag-share ng salita ng Diyos, hindi ko malalaman yun.
Amen. So kaya number one, kailangan natin maging bold. Kasi nga, yung mga kalaban natin, napakalalaki. Minsan na-intimidate ka, di ba? Sa Facebook, ngayon, nag-advertise kayo sa Facebook, yung CCF, lately, yung mga Mormon. Nakita niyo yun? Iglesia, di pa nag-advertise sa Facebook eh. Tinitingnan ko, kasi ngayon, lately, yung mga Lutheran naman. Kasi nga, may pera sila eh. Tayo, may pampaganon ba tayo? Hindi rin naman tayo tiwala dun eh. Kasi hindi na, ng style natin, hindi tayo yung pailalim. Tayo yung paharap. Katukin ka namin sa bahay nyo. Kasi maligtas, ito kami, baptist kami. Ganun tayo, amen? Doon mo mo, ginagawa din yun, pero hindi naman naliligtas sila dun eh. Tsaka yung mga sabadista, pero kasabihin lang sa'yo, mga Jehovah, di ba? Yun na yun. Hindi naliligtas yung mga tao. Kaya number one, we have to be bold. We have to be out there. Labas tayo. Soul winning tayo para makarinig yung mga tao. And number two, tapos sa ito kanyang umaga, sabi dito, sa five, parang ganun din po, kasi yung sinasabi dito is medyo malalim. Yung mga bagay na gusto ng Diyos, maintindihan natin, paano maintindihan ng tao? Kung di mo ituturo ng hayagan. Yung iba, nahihiya rin sa tinuturo nila kasi baka mali sila. So tayo, pagkatapos ating aralin, tuturo natin, and then itong mga bata, tuturuan natin lahat sila. Amen? Kahit hindi nila nakukuha lahat, makukuha nila yan paulit-ulit. Okay, so number one, people would hear. Number two, people would understand and know. Pag tinuro na, pag naging bold tayo sa pananampalataya. At nabanggit din natin yung kanina mga verses, diba? Kung wala nagpastol, ayoko, member lang ako. Ang hirap ng ganun. Dapat may magpastol talaga. Hindi pwedeng mahihain ako, di ako pastol. Eh, ganun din ako eh. Amen? So, number one, people would hear. Number two, people would understand. Number three, bakit tayo dapat maging bold? Kasi yun ang effective. Okay? Ministers will be effective. Pag tayo ay bold, alam natin nung pinagsasabi natin, eh, matapang tayo. Amen? Isa yan sa mga way pala, para malaman mo yung nagsasalita sa'yo, yung kausap mo, ay, hindi totoo. Tingnan mo kung gano'n sila ka, bold. Sinasabi nila, tanungin mo sila, sasagutin nila yung tanong mo na relevant naman sa subject, di ba? Kahit saan po yan, kahit sa university kayo, professor nyo, malalaman nyo kung magaling kung kasagutin ng direkto yung tanong nyo. Pag hindi, magtaka ka na. Di ba? So, ganun din yung mga ibang kulto. Again, hindi nila iahayag yung aral nila. Yung mga Mormons po, kung hindi pa naligtas yung iba nilang kamember at umalis sa Mormon at sinabi sa buong mundo yung tinuturo sa kanila, hindi nila malalaman. Hindi natin malalaman. Yung mga Catholic po, may mga secret-secret yan. Maraming sikreto yan. Kailan lang ina parang ano eh, no? Parang gobyerno na declassify. Pag diniclassify nila yon, piling-pili na yon. Amen? Ba't nila tinago na napakatagal na panahon? Amen? So tayo po, nasa YouTube tayo, kung anong pananampalataya natin, nakasulat yan, lahat. Wala tayong tinatago kasi alam natin yan ang sinabi ng Diyos, edi basahin mo. Ngayon, may iba-ibang interpretation, di pakinggan mo kung i-explain yung ano yung pananampalataya namin. So ganun po tayo. We are bold para tayo maging effective. Pag sinabing effective ay effective. Ano ba tayo? Ano bang trabaho natin? Ano bang trabaho natin? Eh di maligtas yung mga tao, amen? At ma-disciple yung iba. Eh paano tayo maging effective doon? Eh sasabihin natin yung ating aral. And we will be bold. Okay? So number four, hindi tayo magtatagal. Ay basa po sa verse 8 and 9 na lang ulit. Habang nagkakape ako, ready, go. And to be hope and rest that the least of all things is this great evil, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery
will come to the healing of the world, having believed in God, who created all things by Jesus Christ. Okay, bakit tayo hindi dapat mahiya? Bakit tayo dapat maging bold? Number 4, kakahiyaan mo ba kunwari yung tatay mo, milyonaryo? Kakahiyaan mo ba yun? O maiging proud ka? Tatay ko, milyonaryo. Sinabi ko na ba yung tatay ko, ganyan? Di ba, iabang yung mga yan eh, di ba? Ngayon, na kung masama nila nakuha yung pera nila, nakakahiya din yun. Amen? For example, yung tatay mo, napakasikat na magaling na, kunwari, professor, kakahiya mo ba yun? Talino. Mahiya ka ba? Siyempre, hindi. Magmamalaki. Alam mo, sinabi sa akin tatay. Sino ba yung tatay mo? Siya lang naman yung professor and Nobel Prize winner, awardee, ganyan-ganyan. Di ba, pagsasabi mo yun, amen? Very bold ka. Sino ka ba? Hindi ako sinuka. Kaya yung binasa natin, actually, itong buong chapter na ito, medyo sumasagi siya doon na tayo dapat maging bold. Bakit? Sabi dyan, no, eh, sa Diyos lahat eh, di ba? Yung kanyang pangunawa ay hindi mahukay. Yung kanyang yaman. Sino mayaman dito? Saan yung nahukay yan? Di ba? Yung iba kasi ganun eh. Nahukay na kayamanan, ewan ko lang sino nagbabaw nun. Alam niyo ba yung tunay na kayamanan, di binabaon, ginagamit. Amen? Yung marunong, ganun din. Ngayon, may napakinggan kasi ako. Alam niyo, payo nila sa mga anak nila, huwag kang bibili ng bahay lupa. Ewan ko rin, siguro may sa US kasi mahal dun eh, di ba? Ang ano, mag-rent ka lang, tapos magtabaho ka, mag-rent ka lang, kasi konti lang yan, gamitin mo yung pera mo, paikutin mo. Amen? Alam mga businessman dito, pero anyway, yun ang ano nila, pero naniniwala ako dun eh. Pero still, pag ang Diyos mo, ang Panginoon mo, si Jesus, sa Kanya lahat, at sa panahon natin ngayon, kasi may mga nangaasal sa Kanya dyan, walang makakapagsabi, kilala mo ba si Jesus? Siyempre, kahit sa mga Muslim countries. Amen? Yung Kanyang katalinuhan, yung Kanyang grace, ay ganun na lang. Kaya number 4, bakit dapat tayo maging bold? Ha, bakit dapat tayo maging bold? Soul winning na naman. Naku, nakakahiya. Nahihiya ka ba sa salita ng Diyos? Hindi dapat. Sa Kanya kasi, kaya ang point natin dito, riches of Christ is not wasted. Nakakahiya naman kung, nakakapanghinayang naman. Kung yung ang Diyos, yung Panginoon niya, kaligtasan niya, napakaganda, hindi mo siya share. Ano, itatago mo? Kaya yung ibang yan, nabanggit ko yung mga kulto nga, tinatago nila yung aral nila. Kung hindi mo papipilitin, hindi nila sabihin. Parang mga networking, di ba? Sino nga na ba? Hindi ako nagaan sa networking. Ha? Pero, nung ako'y nayaya dyan, yung mga stocks, huwag mo sabihin na networking to. Papuntahin mo muna sa lugar namin. Kasi yung mga magsasalita kasi doon, magagaling na eh. Yun ang gusto nila. Diba? So, hindi, business opportunity, again, hindi naman masamang masama yan. Ha? Minsan lang, nahahaluan ng masama. Pero yung taong, alam mo na, yung business talaga to, talagang legit. Hindi ka maiya dyan, di ba? Ilalagay mo pa yan sa internet, meron kayo advertisement dyan. Join us! Di ba? We are hiring! Yung DOH yan, hiring eh. Hindi ko alam bakit. Eh, mag-ano kaya dun? So, para hindi po sayang yung kaligtasan, yung pagpapala ng Diyos na napakarami. Di ba? Kanina, ang ganda nung usapan namin dun eh. Hindi naman sa... Dahil kwento ni tatay mo, nasa na si Jaja? Eh, ganda ng kwento ng tatay mo eh. Medyo naiyak ako eh. Siya din, medyo naiyak eh. Pero gusto ko sabihin dito, yun ang lagi nang sinasabi, di ba? Andun pa si Brad, si Brother James. Talagang sinugundahan pa. Kasi pag sinabi ko, pagpapala ng Diyos. Minsan yung mga tao, pag sinabi yung pagpapala, parang bingi na eh. Hindi nila naiintindihan, hindi sila naniniwala kasi ang dami na narinig na preacher, mga loko-loko. Di ba? Yung mga prosperity teacher,
Puro kayamanan, puro pera. Tapos ngayon, pag narinig mo yung totoong aral ng Diyos, sinasabi na, dinidetalyo naman natin, pagpapalain ka kung matapat ka. Kung matapat ka, pag-aralan mo. Magtapat ka sa Diyos, ibig sabihin, mag-church ka, di ba, maglingkod ka sa Diyos. Eh, sa Diyos lahat yan eh. Pag sinabi ko, pagpapalain ka, mahihiya ba ako doon eh, baka hindi mo pagpalain. Pag hindi ka pinagpala, ikaw may problema, hindi yan Diyos. Amen? Amen. Hindi rin ako. Sinabi ko lang nasa Bible eh. Kaya ang ganda naman sa ganito yan, mapapera, mapakatalinuhan, ano ba? Pagpapala. Sino gusto ng maayos na asawa dito paglaki, mga bata? Gabamela, gusto mo makasama mo, adik? Iwanan ka? Anong gagawin mo para hindi ka naman pangasawa mo? Mag-pray. Ha? Nagawa mo ba yun? Alam na alam nyo na kasi nung bago pa yun, yun na lagi sila sabi. Kasi pag mayroon kami dito mga bagong ganyan, no? Kung mabait, matalino na, maganda pa. Yan, si Jamie, lagi sila sabi, pamira, huwag na, huwag ka naman pinin, adik. Sabihan ka lang ganda ng eyes mo. Diba? Maging matalino ka, mag-pray mo. Lagi mag-pray mo kasi pag nayari ka, tapos ka na, mga babae especially. Hindi naman lagi ha, pero madalas. Devastated yan, mas marami nag-suicide na babae na, alam mo na, nabigo sa pag-ibig. Tama ba, nanay? Alam nyo yan. Kaya, ba't mo tayo punta doon? Kasi, sayang ang Panginoon pag pinanalangin mo. Bibigyan ka pa niya ng ano? Ng second play, ng pangit. Alala ko tuloy si Pastor Lito kasi nakwento niya ba dito? Eh, naimbitahan daw si Pastor Lito mag-preach sa, parang ano, mga youth gathering. Alam niyo na yan. Kwento ko na rin, mga young people, ha, para makinig kayo. Eh, si Pastor Lito, nag-preach siya doon. Eh, kasi nakikinig naman niya lagi sa mga preacher, ganun din. Pag nanalangin ka sa Diyos, sa mga pangasawa, bibigyan ka ba ng bulag? Ng pipe, ng may duling dun sa ano. Wala naman duling dito, di ba? Natawa lang ako, sinaalala ko, lagi niya ang kwento. Bibigyan ka ba ng Diyos ng duling? Eh, yung isang member pala dun, duling, sabi ni Pastor, nako. Sorry, hindi naman sinasadya. Pero gusto ko lang sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng maayos. Amen? Huwag ka mamadali. At saka kung ngayon, kayo na, dali mo sa church. Huwag mo ikahiya yung church. Amen? Yung another kwento na naman. Mga pastor, kasi totoo nangyari ito. Napakaganda ng babae, Kristiyano, matagal na, di nag-pray siya. Pray. Wala, wala na nililigaw sa kanya. E di may naliligaw na unbeliever. Parang ang kwento pa na, dinig mo na ba yun? Parang may asawa pang iba, parang ganun. Hindi kawawa, sabi, eh nabuntis yung babae. Yung pastor, kawawa yung pastor din eh. Hindi niya alam, gagawin niya eh. Ang ginawa ng pastor, masyado mabait yung pastor, sabi niya, kinausap niya yung lalaki. Kasi naaawa sa babae. Ang sabi ng lalaki, alam mo sinabi sa kanya ng lalaki? Ang sabi niya, pastor, kung ang Diyos nga, pinagpalit ng babaeng yan sa akin eh. Papakasalan ko ba yan? Ganun sinabi sa kanya. Pinagpalit mo nga yung Diyos eh, tapos hindi siya pinakasalan. Nakita yung parang sinumpa ka nun pag ganun. Eh, sabihin natin, nag-compromise ka ng maliit, na-tsempo ka ng talaga si Raulo, di ba? So, yun yung sasabi ko sa inyo, mga, especially mga bata, mag-pray lang kayo. Ang Diyos, napakarami niyang resources. Ano bang gusto mo? Pera? Ano gusto mo? Kalusugan? Kaya tayo dito, hindi tayo, ano yun, takot sa virus eh. Nasa kanya yun, ang Diyos magpapagaling, ang Diyos ang magpapagaling, kung sakaling tamaan tayo niya, kung ano man yan, hindi ako naniniwala dyan eh. Kaya tayo tuloy-tuloy soul winning. At karamihan na nakupuntahan namin every week, mga mahirap, di takot sa virus. Kasi walang pang pa-hospital eh. At pag walang pang pa-hospital, wala rin virus. Ganun yan eh. Ano pa? Sabi dito, He created all things. Sabi dyan, no? Who created all things by Jesus Christ. So, ikakahiya mo ba yung Diyos na yan? Anong saka nag-church? Anong pag-usapan yan? Anong ginagawa niyo pag Sabado? Wala, secret.
Na gusto mo winning ka pala, nakakaya mo. Verse 4 and 5. Sino dito yung matalino? Yung pag matalino ay may alam ka na hindi alam ng ibang tao, parang ano mo, di ba? Ilo mong galing mo, di ba? Sino yung mga ganon? Sa Facebook na naman, alam nyo ba ito si Bill Gates? Sabi ba naman, be a member of the Bill Gates Insider. Sino nakita nun? Nag-insider ako doon. Gusto ko lang malaman kung ano pinaggagawa niya. Hindi ko lang binabasa newsletter nila. Pero, bakit gusto nilang maging insider? Ibig sabihin, alam mo yung di na alam na ibang tao, di ba? Bakit gusto mo yun? Ha? Iba ka. Tsaka sa totoo lang din, pag may ibang information na alam mo na importante, lamang ka talaga. Amen? Sino dito may gustong paalam sa amin? Information. Baka may ayuda dyan na secret, ha? Mayroon nagsabi sa akin dito dati. Na konsensya naman ako. At pumila ka lang doon, ito yung sabihin mo, ito yung form, tapos bibigyan ka ng ayuda. Natukso naman kami, si nanay. Pumila doon, nagtanong, wala na. Alam niyo yun? May mga informasyong importante, di ba? Pero sabi dito, sino may nakakaintindi ng mga informasyon na talagang mahalaga? Sino? Ang Diyos, syempre. Sabi dito, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Alam nyo ba, pag hindi ka ba magiging bold dyan? Pansinin nyo, ako sila, personally, ha, doon na madaling maniwala kung kani-kanino. Eh, ang dami nga rin lokong mga preacher, di ba, mga Christian group. So, paano ko malalaman na nasa tamang grupo na ako, sa tamang church? Ikaw talaga yung mag-iisip, magmamatsyag ka, magtatanong ka. At kaya ako napunta sa Baptist, bukod sa dinala ko ni Mamayan, pinag-pray ko talaga. Kinumpara ko hanggang ngayon. Sabi nga sa inyo, pag may mas magaling pa sa Baptist, doon na ako. Kaso wala eh. Yung mga aral lang iba, ang daling masawata na ang salita ng Diyos. Sinong kilala niyo magaling na religion? Dating doon ng Soriano is the only preacher. Sinasabi nila eh. Only sensible preacher of our time. Totoo ba yun? Karamihan ang magsasabi na wala pang ibang narinig na preacher. O mga pari lang. Eh kaso may nabiktima kasi silang Baptist eh. Syunga-syunga din. Pumunta ba naman yung Baptist dun sa lugar nila? Alam nyo ba yun? Pinakita sa akin ng ano yan eh. Meron din dati, di ba? Sa San. Kaya inaral ko lahat yun. Napahiya nga talaga yung Baptist. Kasi nga, pinataya ng mikropono eh. Paano hindi ka mapahiya? Tapos lahat ng tao dun, sa kanila. So, maling-mali yung ginawa niya. Anyway, kung alam mo yung dapat mong malaman, lamang ka. At hindi mo kakahiya yun. Amen? Kaya dapat alamin mo rin. Hindi mo pwede sabihin, basta yung Baptist magaling eh, bakit? Hindi ko rin alam. Sabi ni Pastor. Hindi obra yun. Alamin mo rin kung totoo. Amen? Pero yun lang ang gusto ko dito sabihin, number 4, riches of Christ not wasted. Basta sayang lang yan. Ang daming aral, salita ng Diyos, pati mga practices natin, pwedeng maligtas yung iba, pwedeng pagpalain yung iba, pero hindi nangyayari. Alam nyo bakit? Nasasayang kasi yung ibang tao, mga Baptist, takot. Ayaw nila sabihin, nahihiya sila, pati sa mga music natin minsan. Ano ba kinakanta nyo dyan? Ay, nakakaya naman, parang ang ganda nung kanila, puro praise the Lord, di ba? Mga banda-banda nila. Sila dapat mahiya sa atin, alam nyo ba yun? Karamihan ng mga yan, ngayon, ang dami na nagiging, nag-antag dito. Mga bakla pala. Yung mga kaibigan ko dati, CCP, sila yung nag-send sa akin eh. Dating singer ng ganyang banda, bakla pala. Tapos yung isa doon, 80s na. Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Eh yung mga gumawa ng kanta natin, ng mga hymnal natin, kilala po yung mga iba, pastor, iba talagang matinong tao. Huwag kang mahiya dyan. Amen?
And then, hindi ko nakabanggit yung iba. Sabi lang dito, principalities, powers, heavenly places, eternal places, lahat po yan ay sa Diyos. So, huwag tayong mahihiya. Lahat siya pwede mong angkirin. Ngayon, paano yung mapastor? Yung bang, ano, Christian group, sabi, sa kanila din yan eh. Kaya nga, alamin mo kung sa kanila rin talaga. Kung di sila ligtas, hindi sa kanila yan. Diba? Yan lang naman laging ano ng baptism, kaligtasan, and then security, eternal security. Kasi dyan nagkakaalam ang ligtas talaga. Kung hindi ka eternally secure, di ka ligtas. Amen? Amen. Then last na, tapusin na natin. Bakit tayo dapat maging bold in the faith? People would hear, understand, effective, para hindi masaya yung riches of Christ. Pero may pambalance dito, okay? Pansin nyo ba kanina si, sabi ni Paul? So verse 8, alam nyo po ba nagawa ni Paul? Ilan si Paul? Ilan ang apostol? 12. Anong ginawa ni Bartolome? May ginawa ba si Bartolome? Malamang, apostol yun eh. Pero nasa siya sa Bible? Nasulat ba siya? Si Nathaniel. Si Matthew, anong ginawa niya? Bukod sa nagsulat ng Matthew, okay yun. Sino pa kilala natin? Si James the Less. Si Simon Zelotes. Hindi natin kilala, pero si Paul, kilalang kilala natin. Ang dami na gawa ni Paul, ang dami niya na-establish na churches, sinundan siya ng scripture, ang dami niya sinulat sa Bible. Kung meron dapat magmalaking apostol na Kristiyano, si Paul yun. Amen? Ilang beses na gulpe, pinaniwalaan pa rin siya ng tao, iba hindi naniwala, inagat siya ng ahas, hindi siya namatay, yung palang eh. Ay, pag, kaya niyo ba yun? Hindi natin kaya yun. Pero alam niyo ba sabi niya, and to me who am less than the least of all the saints. Tagalugin ko ha, baka maintindihan iba. Ako ay mababa pa sa mababang mga saints. Ano yung sabihin nun? So, hindi po siya nagmalaki. Amen? Kaya sabi natin dito, pwede ka maging bold. At dapat ka maging bold dahil nasa Panginoon lahat. Maganda ang mensahe natin. Kaligtasan na pinapangaral natin. Maganda. Totoo. Wala kang masasabi dyan. Pero alam nyo ba, kailangan maging humble din tayo. Ganun ang ginawa ni Paul. Okay? Bakit kaya? Eh kasi pag antindi naman ng pagpupaka-bold, di ba? Lahat ka nakasigaw. Parang madidesensitize din naman yung mga tao. Amen? So, kasama sa pagiging bold yung mapagkumbaba. Yung ibang tao, sobra naman. Kaya yung mga, katulad ni Pope, di ba? Mapagkumbaba ba si Pope? Hindi, sabi nga, hinahalikan daw niya yung lupa, mapagkumbaba to. Pero yung pala, gesture pala yun na inaangkin niya yung lupa. Alam nyo ba yun? So, di ano, humble yan. Kasi hindi siya nagpapatawag na pastor. Kapatid lang, kapatid. Siya nga daw yung only sensible preacher. Humble ba yun? Lahat ng mga leader ng mga kulto na yan, hindi yan humble. Kasi tinataas niya yung sarili nila. Sila yung napakaraming congregation, sila lang yung papakinggan. Hindi humble yan. At hindi rin magaling yan. Alam nyo ba kung bakit magaling yung mga independent Baptists? Kasi tayo, pag tayo ay marunong na, yung pastor, yung lingkod ng Diyos, hahayaan na yan. Katulad last week lang, okay, inordain tayo nung 29, nung 20, last week, tayo in-establish na church. Ganyan po yung mga Baptists. Kaya natin kailangan napakalaki natin. Magagawa naman natin yung kalooban ng Diyos, kahit mali tayo, lalaki tayo, tapos mag-send din tayo. Ganun lang ang tamang diskarte sa ministry. Amen? Magkasama yun eh. Yung humility andun. Hindi mo gustong maitaas ka, pero at the same time, andun yung boldness. Kasi alam nyo ba yung, kaya yung isang merong naghamon sa akin, parang, ilan ba kayo? Mga ano nga, pinaka-maximum natin, mga 50, ganyan. Catholic yun. Hindi ligtas yun, pero yabang, di ba? Bakit ganun? Kasi para sa kanila, ang boldness nila lang gagaling sa
Hindi naman biblical standard. Nandiyan niyo ba 'yon? Eh matagal na silang marami, kaya marami Katoliko, sinakop tayo, 'di ba? Hindi naman sila nag-evangelize, nag-evangelize ba sila? At binibili nila yung mga malalaking lupain. Kung alamin niyo yung mga history niyo po. As magpapatayo na napalaking church yan, tapos siyempre wala nang pupuntahan yung mga tao. Di doon na, masasanay na sila doon. Papaikot-ikotin lang sila sa mga seremonyo nila. Ting 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 ting. Oh, salita ng Diyos. Oh, ito, maliligtas kayo, pero hindi pa sigurado. Kailangan kumpletuhin niyo yung sakramento. Sigurado na kami, hindi pa rin. Diba? Ano pa? Ganun din po yung mga nagsusulputan ngayon. Ganun ang kanilang nabanggit ko na yung isang mga sermon ko doon sa alternative churches. Naalala niyo yun? Ano ginagawa nila? Mag-aaral lang PhD yung ano, pinaka-leader. Talagang doctorate. Psychology, madala psychology. Yun yung preacher nila. Psychology. Alam niyo ba psychology? Alam niyo, applied psychology. Yung kahit di mo gustong bumili, papapabili ka. Ganun sila. Tapos leadership, leadership training yun. Magaling mag-lead. Paano sila makakakuha ng tao? Lahat ng gusto ng tao, gagawin nila. Okay? Gusto nyo rock and roll? O, lagyan natin rock and roll dito. Hindi yun biblical principle, hindi yun biblical method. Amen? So, hindi tayo ganun, pero magitiwala tayo sa Panginoon na magagawa natin yung dapat natin gawin. Kaya yun lang po, yun ang totoong humility, pero may boldness, nagkasama. Kasi alam natin eh, hindi ako nakakita ng, ano rin, mga CCF. Sino dito mga, may kilala ba kayong, bukod sa ngayon Soriano, talagang exemption yun eh, mayabang yun eh. Pero yung mga CCF, kahit yung Catholic, hindi magkasabi yan na, mga kulto to mga to! Mali ang turo nila! Madala sa hindi sila, iwasan nila yun. Kakausapin ka na lang, pag kayo na lang, mali kasi sila kasi ganyan eh. Hindi sila bold. Yung boldness nila, hiram, kung saan. Nagtitiwala sila sa yaman, sa laki ng ano. Kakausapin nila, mga kapwa nila, mga kurap. Tulad ni Magellan, di ba? Sino kinausap niya para maging Katolik yung mga Pilipino? Hindi yung nakalimutan ko, aaralin ko sino yun eh. Sulayman nata yun. Parang ganun yun. Raha Sulayman, tama ba? So, yun lamang po. We have Boldness In The Faith. So, babalik tayo sa kanina, no? Again, yung topic natin ganito kasi nakita ko iba sa atin mahihain. Hindi tama yan. Okay, alamin mo lang yung dapat mong sabihin kung saan ka gumalaw. Amen? Hindi mo kailangang maging mayabang. Hindi mo rin kailangan masyadong mahihain. Pag alam mo na kung saan ka nakatayo, alam mo yung gagawin mo sa buhay mo, lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka dapat mahihain. Basta mahihain pa rin ako eh. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Amen? Alamin mo, yung mga importanteng dapat mong malaman. Tapos pag pinagpapala ka ng Diyos, doon mo na lang marirealize. Hindi ka maiingit sa mga Hollywood star kasi ang dami nilang pera ngayon. Later, ano, laos na. Alam mo yung mga totoong lingkod lang Diyos, hindi nalalaos. Kasi daming trabaho eh. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Sana masabi. Nagets nyo ba ako? Let us be bold in the ministry of the Lord, always thankful to be counted worthy to be in the ministry. Magpasalamat ka sa Diyos kung ikaw ay lingkod ng Diyos, naglilingkod, nakakapaglingkod. Lagi po sinasabi yan ng mga kilala kong pastor. Biyaya lang ng Diyos, kami pa naglilingkod pa. Bakit? Kasi nga iba, wala na. Dami choy na, di-dissolve. Bandang huli, galit-galit. Kasi nga, hindi sila, ano eh, biblical method. Nagmamadali. Eh talaga may mag-invest dyan. Mag-invest nga, bandang huli, galit-galit yan. Ganon din yung ano eh, napasok na may networking. Bakit pag alis ng mga kilala ko sa networking, galit-galit yan, sisiraan na yan. Kasi yung mga expectation nila, hindi na meet. Nagsinungalingan lang sila nung kung sino leader nila. Pero sa church, hindi tayo ganon. Amen? At we will have boldness. Ngayon, hanggang kamatayan na natin, hindi natin naiiwanan ng Panginoon. Lagi tayong naglilingkod at tayo ay may confidence. Hindi proud, ayong gamitin yung word na proud. Pagpasalamat at may confidence sa ginagawa natin. At ang totoong confident, anong gagawin mo? Hindi ka titigil, di ba?
Yung iba, minsan, ano lang eh, uy, soul winning daw. Isarap niyan. 10 years from now, nasaan na si kapatid? Hindi siya bold. Hindi niya naintindihan yung bagay na dapat siya maging confident about the faith. Yun lang yun. Meron lang siyang something na siguro, napugihin lang kay pastor or something. Eh si pastor, matandaan na. Hindi na makapag-preach. Ayoko na rin maging Kristiyano. Ganun ba yun? Sana hindi ganun, no? Amen? Let's pray. Panginoon, ay po salamat sa aming topic ngayong araw, Panginoon. Boldness in the faith. Makita namin ang bagay, Panginoon, na kami pala ay maging effective, Panginoon. Kami maging bold. We have all the reason para maging sigurado sa aming sinasabi dahil ito po ay pinatotohanan nyo na 1,000 taon na, Panginoon. At lagi po, Panginoon, napapatunayan ang inyong kalooban ay perfect para sa sino man na susunod sa inyo. So I pray na kapatuloy bautisa. Maraming salamat sa mga guests namin. At yung iba rin po, Lord, nag-iisip, Panginoon, na magtapat sa inyo. Ano, pakita niyo po, Lord, sa kanila ang dapat nilang gampanan sa kanilang buhay. Definitely, ito po ay dapat part ng church sila. Dito, yung naniniwala sa mga hiwalay sa church na naglilingkod. So I pray na kayo po mulalati sa aming kalagitnaan lagi. Papatuloy kami sa aming third, going to the fourth year as a church. Maraming salamat sa Mother Church. Kapag ito wala nga milo na isend, I pray ang aming magpapatuloy ay mayiging matagumpay. Nasamahan niyo po, Lord, kami sa lahat ng hakbang namin dito, Lord. From that protection, Panginoon, na ibibigay niyo sa amin. Kailangan namin na small church at sa gantong pandemic, Panginoon. We pray na may kikilos at kami po yung maging bold sa aming profession, Panginoon. Kayo malulati in Jesus' name.